Kumusta kayong lahat? Yori nga pala ng Wano Kuni Anime. Ngayong araw, pagkakwentuhan natin ang dahilan kung bakit maraming tao ang nahumaling sa anime na Naruto at ang impluensyang nagawa nito sa mundo ng anime at sa ating mga buhay. Smash na ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa mga anime videos natin. At para sa mga gustong sumuporta sa channel natin, pwede kayong mag-send ng super chat habang nag-air ang premiere ng video nito. Bago tayo magsimula, ito muna ang ating intro. Ang Naruto manga ay unang nailathala noong September 21, 1999. Samantalang ang anime nito ay unang ipinalabas noong October 3, 2002. Meron itong total na 700 chapters sa manga at 720 episodes sa anime kasama na ang Shippuden. Ang Naruto manga ang pang-anim sa may pinakamadaming nabentang manga sa kasaysayan. Sa sobrang kasikatan nga nito, ay ilang beses itong nasama sa The New York Times bestseller. Nakilala ang Naruto sa magandang kwento at mga maaksyong labanan o fight scenes nito. Marami itong naging impluensya sa ating panahon, katulad na lang nito. Ito pa. Isa pa to. Ito. At ito. Ah, tsaka pala itong dalawang to. Ngunit ang pinakakilala dito ay ang salitang, Hokage. Pero ano nga ba talaga ang dahilan kung bakit maraming tao ang naingganyong sumubaybay sa anime na Naruto? Di lang dalawa o tatlo ang mga dahilan ito, kaya isa-isahin natin. Una, ang anime na ito ay nagparamdam sa atin ng labis na kalungkutan, sakit, paghihirap, pag-iisa, at kaligayahan. Sa pamamagitan ng isang batang kinatakutan, kinamuhian, minaliit at tinakwil ng mga tao, naipakita sa atin na hindi lang tayo ang nakakaranas ng hirap at kalungkutan sa buhay. Sa kabila ng lahat ng hirap na ito ay nagawa ni Naruto na magtiyaga at magsumikap upang lampasan ang mga pagsubok at abutin ang kanyang mga pangarap. Ito ay naging inspirasyon sa atin upang huwag mawalan ng pag-asa at lumaban sa gitna ng mga unos sa ating buhay. Pangalawa, ang bawat karakter sa Naruto ay may sariling kwento na nagpapaunawa sa atin ng kanilang papel sa storya at mga dahilan ng kanilang mga kilos. Tulad na lamang ni Itachi na piniling paslangin ng buong angkan ng Uchiha, mapanatili lamang ang kapayapaan sa buong bayan at upang mailigtas ang pinakamamahal niyang kapatid. Si Obito na nais sakupin ng buong mundo, mailigtas lang ang lahat mula sa labis na hirap at pagdurusa na kanyang naranasan. Si Minato at Kushina na nagawang isakripisyo ang kanilang mga buhay upang protektahan ang Konoha at ang kanilang anak na si Naruto. At si Sakura. Ay ewan. Pangatlo, ang mga kalaban sa Naruto ay di mo talaga masasabing masama dahil sa huli ay gusto lang din naman nilang makamit ang ikakabuti ng lahat. Yun nga lang ay sinubukan nila itong makamtan sa maling paraan. Katulad na lang ni Pain o Nagato na winasak ang buong bayan ng Konoha at kumitil ng maraming buhay ng tao sa kabila ng kanyang pangunahing layunin na magkaroon ng kapayapaan sa buong mundo. Pang-apat, isang nakakamangha at nakakaaliw na aspeto sa Naruto ay ang mga natatanging jutsu o teknik ng bawat karakter dito. Si Uzumaki Naruto ay may trademark jutsu na Rasengan. Siya ay eksperto sa paggamit ng wind-style jutsu at gamit ang kanyang summoning technique ay kaya niyang tumawag ng mga dambuhalang palaka na magagamit niya sa laban. Si Sasuke naman ay may trademark na technique na Chidori. Kaya niyang magpalabas ng kidlat mula sa mga ulap gamit ang teknik na Kirin at kaya niyang tumawag ng higanteng ahas upang tulungan siya sa laban. Si Sakura naman ay mahusay sa healing jutsu na mabisang pangsuporta sa kanyang mga kasama. Kaya naman niyang tumawag ng isang malaking puhol o snail na meron ding healing abilities. Panglima, iba't ibang uri ng mga mata. Sa
sa Naruto lang pwedeng mamula ang mata mo kahit wala kang sore eyes. Ang anime na ito ang nagpakilala sa iba't ibang klase ng mga mata na tinataglay ng angkan ng Uchiha at Hyuga. Ang una, mula sa angkan ng Hyuga ay tinatawag na Byakugan, na ang literal na ibig sabihin ay puting mata, na siya namang itsura nito. Ang pangalawa, mula sa angkan ng Uchiha ay tinatawag na Sharingan. Ito ay may iba't ibang itsura. Bukod sa mukha, itong sore eyes ay nag-iiba-iba din ang disenyo ito na dumidepende kung sino ang original na nagmamay-ari ng nasabing mata. Katulad ng kay Shisui, Obito, Sasuke, at Itachi. Di lang nakakatuwang pagmasdan ang mga matang ito, meron din itong tinataglay na pambihirang mga abilidad na masyado ng mahaba kung ilalagay dito. Kaya i-comment nyo na lang kung gusto nyong i-feature natin ang buong detalye ng Sharingan sa ibang video. Pang-anim, marami tayong aral sa buhay na nakita sa anime na ito. Katulad ni Naruto, na kahit kinamumuhian ng lahat, ay di man lang siya nagalit at gumanti ng masama. Tapos, siya ay nagsikap at sa huli ay kinilala siya at ginalang ng mga tao. Si Neji, naniniwalang kaya mong baguhin ang iyong kapalaran at ikaw ang nagsusulat ng sarili mong tadhana. Si Rock Lee, na bagaman walang talento sa paggamit ng ninjutsu, ay nagsumikap na magsanay upang malampasan ang kahinaang ito at naging isang mahusay na ninja. At ang pinakamahalaga at tema ng buong kwento na ang paghihiganti at puot laban sa iba ay nagdudulot lamang ng panibagong kapuotan at magre-resulta sa di matapos-tapos na galit sa mundo. Ang kapuotan o galit sa kapwa ay mawawala lamang sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-unawa sa bawat isa. Ilan lamang ito sa mga bagay na minahal natin sa Naruto. Ang mga astig na teknik, emosyonal na kwento, makahulugang istorya ng bawat karakter, at mahalagang aral sa buhay ay ang mga pangunahing dahilan kung bakit marami ang nahumaling at naakit sa alindog ng anime na Naruto. Ano sa tingin nyo? Meron pa ba kayong mga bagay na nagustuhan sa Naruto na wala sa mga nabanggit? May iba pa ba kayong gustong pag-usapan tungkol sa ating topic o tungkol sa ibang anime? I-comment nyo lang yan upang ating mapagkwentuhan at ma-feature sa sunod na video. Ito pala fam ang ating online store kung saan makakabili kayo ng mga Wano Kuni anime official merch. Ilalagay ko ang link sa description sa baba para madali nyong mapuntahan. Pakita ang inyong suporta sa pamamagitan ng pag-send ng inyong selfie na suot ang ating Wano Kuni anime shirts at i-feature natin yan sa ating mga future videos. Please like and share kung nagustuhan niyo ang video nito dahil sobrang laking tulong na niyan sa akin at sa ating channel. Ito din nga pala fam ang ating FB page. Sana'y i-like nyo upang makatanggap din kayo ng One Piece update sa FB. Make sure din to be active para makatanggap kayo ng top 10 badge. Meron na rin nga pala tayong FB group. Sana'y mag-join kayo para dun tayo magkwentuhan at magkulitan. Salamat sa inyong panonood. Sana'y nagustuhan yung video nito. See you on the next video and stay good, fam!